Naalala ko na naman. Naalala ko na naman lahat ng mga pangyayari na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang pagkawalan ng mga taong mahal ko. Ang isang pangungot na dadalhin ko hanggang dulo. Ang madilim kong nakaraan. Day of class, new moments, new memories. Ano ba yan? Late din na ako pero wala pa ng life. Samantalang mga kaibigan at kaklase ko, meron na. Naku, sana this school year, mahanap ko na ang forever ko. Ang tunay na magmamahal sa akin. Hoy Andrea, kumpanya mo kay Balbadores. Nagsusulat ka naman ng mga bagay na hanggang panaginip mo lang. Kawawa ka naman. 16 years old ka na, NBSB ka pa rin. Ha ha ha. He! Mali mo naman! Dumating na yung love-love ko. Yes! May tayo! Ang pagi! Ang pagi! Simula ang love story ko. Simula nun, mas nakilala ko na si Junel. Lagi na kami magkasama. Mapag-garden man o sa kantin, never kami naghiwalay. Kahit nga mag-isa mong naglalaro ng basketball, sa court ay hindi ko pinapalagpas. Siyempre basta ikaw, lagi lang talaga akong nandito. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Pangako, at sana ikaw din. Sana hanggang dulo kasama kita. Sana huwag kang magsasawa sa kukulitan ko at sa kaingayan ko. Sana malaman mo na mahal kita, Junel. At kahit na anong hirap ko, kakayanin ko, basta para sa'yo. Tandaan mo na lagi kitang susuportahan at iingatan sa lahat ng pagkakataon. November 15, 2014. Yan yung araw na hindi ko makakalimutan dahil bukod sa yan ang kaarawan ko, yan din yung araw na naging tayo. At dahil 16 ka na, sa tingin ko pwede na maging tayo. So are you asking me? There are no tears, no way to feel inside. I'd still feel for you, and even if the sun refused. At sa araw din na iyon pala, nangyari ang hindi dapat mangyari. Alam ko, may kutub ka na sa sasabihin ko.
Nel, buntis ako. Andrea, alam mo, papaninigan ko yung bata. Kahit na mahirap lang kami, haharapin at kakausapin ko ang nanay. Mom? Yes? Si Janine po, boyfriend ko. Hi po, Tita. Ganun pa! Mom, yung November po po. Mom? Ano sabi mo? Buntis ka, Andrea! Paano mo ito nagawa sa akin? Kahit na lang ko nakalang eh! Hindi mo na kahit na sa atay mo! Makanintindihan mo, din ko masamay ito kung kabuntis! Bakit mo yung anak mo? Mayo ka! Mag-mag! Mag siya mo yung anak mo! Hindi! Lumayas ka! Hindi mo na hindi! Kinalagin ka mo ng anak mo! Isang buwan ang nakakalipas, isang buwan mula ng huli nating pagkikita, isang buwan ng pagkawali sa'yo, isang buwan ng paghihinagpis at kalungkutan. At sa isang buwan na yun, hindi pa rin maalis sa isipan ko na iniwan mo na nga ako. Kami na magiging anak natin. Hindi ko rin lubos maisip na katulad ka ng daddy ko, na iniwan din kami. Siguro nga, totoo ang sinasabi nila. Sa una lang magaling ang mga lalaki, at sa huli, iiwan ka rin nila. Siguro, ito na yun. Siguro, ito na ang huli. At ito na yung patunay na wala nang kikilalanin ama ang batang nasa dyan ko. Ano? Hindi kanya binalikan, di ba? Iniwan kanya? Sabi niya, mahal niya ako. Anong mahal? Hindi ka nga kayang panindigan eh. Katulad lang siya ng tatay mo, iniwan niya tayo. At sa isang buwan na yon, hindi ko akalaing darating sa punto na. Sino yan? Sino ka? Janela yung ginagawa mo dito! Mom? Mom, are you there? Mom? Janela yung ginagawa mo dito? Mom! Mom! Mom, gumising ka! Mom! Anong ginawa mo sa mama ko? Anong ginawa mo? Ah! Anong ginawa mo? Walang iyak ka! Walang iyak ka! Anong ginawa mo sa mama ko? Naalala ko na naman lahat ng mga pangyayari na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Ang pagkawala ng mga taong mahal ko. Ang isang bangungot na dadalhin ko hanggang dulo. Ang madilim kong nakaraan na kahit kailan ay hindi ko makakalimutan. Na kahit kailan hindi matatanggal sa isip ko na nag-iisa na lang ako, pero may isang taong natitira na lang sa akin, at yun ang batang nasa sinapupunan ko. Hoy Andrea, panyambugan balbalbal.